Ask Elephant Son. Papa only thinks at one time. So Elephant Son stopped singing. He sat quietly. Father Elephant lit a cigar and went on reading. Papa asked Elephant Son, can you only still think at only one time? Yes, my boy, said Father Elephant. That is correct. But you might stop thinking about your newspaper and started thinking about the slipper that is on your left foot. But my boy, said Father Elephant, Papa's newspaper is much more important and interesting and informative than the slipper on his left foot. That may be true, said Elephant Son, but while your newspaper is not on fire in the ashes of your cigar, your left foot, the slipper on your left foot is certainly is. Father Elephant ran to put his foot in a bucket of water. Softly, Elephant Son began singing again. Moral lesson. No, knowledge will not always take the place of simple observation. Okay. Naintindihan niyo yung kwento? Okay, yung kwento ay tungkol sa dalawang elepante. Mag-ama, di ba? Ano ang ginagawa nung tatay? Yes, nagbabasa siya ng newspaper. Tapos, yung anak niya, habang siya'y nagbabasa, umaawit naman, di ba? Yan, kumakanta siya. Tapos, nang kumakanta siya, habang kumakanta siya, anong pinagawa sa kanya ng tatay niya? Yes, pinatigil siya. Bakit siya pinatigil? Sabi niya, tama. Sabi ni Bibs, habang nagbabasa yung tatay, hindi niya naiintindihan nung kanyang binabasa kasi yung anak niya maingay dahil sa kanyang pag-awit o pagkanta. Ginawa naman ng bata na elepante ay tumigil naman sa kanyang pagkanta. Eh itong tatay naman, habang nagbabasa, may ginagawa siya. Ano nga yung ginagawa niya? Nagbabasa na minigawin. Yes, tama. Habang nagbabasa siya, nanihigarilyo siya. Pagkatapos nung sinabi nung kanyang anak, siyempre napansin na siguro nung anak niya na yung ashes ng ba may apoy-apoy pa yun? Napapansin na siguro nung elepante, di ba? Na medyo nahuhulog doon sa yung abo doon sa kabilang sa left na foot nung tatay. Kaya tinanong ng kanyang anak, ano nga yung tinanong niya? O sige, ito, tanong na. Ano yung kanyang itinanong sa tatay niya? Meron pa bago yon. Hindi, meron pa. O sige, sino makakasagot? Ano yung tinanong ng ng anak sa kanyang tatay bago yun? Yun. Sige, Tagalogin mo. Kaya mo yan. Sige, anong tinanong ng kanyang anak sa kanyang tatay? Walang isa lang pagbagay yung pwede talagang magawa. Sige. Malapit. Sige. Walang nakasagot, sir, eh. Next question. Pwede ka ubagay ng dalawang bagay na sabay. Hindi yun. Sige. Hindi pa rin. O, ganito yung tanong ng kanyang anak. Sabi ng kanyang anak, Tatay! Pwede nyo ba? Ngayon ba, pwede na kayong, mag-isip ng
isang bagay o ano, kung habang, parang tanong ng bata ay, habang ako umaawit, pwede na ba kayong magbasa ng newspaper o parang gano'n? Parang gano'n yung gustong tanong ng anak kasi nga, di ba sinabi niya kanina na tumigil.